Magandang araw sa inyo mga bata. Ako si Teacher Ria. Halina't maging musikantahan nga para sa isa na namang masaya at masiglang araw ng musika alaman na may kasamang musikantahan dito sa asignaturang musika. Oras na naman ang bagong kaalaman. Amusta ra tayo na? Ako'y inyong samahan. Ang musika ay pag-aralan. Sama-samang magkantahan, magtugtugan. O kaysaya ng ating buhay kapag musika'y kasama. Nasa tabi na ba ninyo ang inyong lapis at papel? Kung wala pa, ay ihanda na ito upang may magamit kayo mamaya. Nasasabik na ba kayong malaman at muling matuto ng bagong aralin ngayong araw? Halina't samahan ninyo akong tuklasin ang saya at himig ng musika at iba't ibang elemento nito. Handa na ba kayo? Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa steady beat sa palakumpasang tatluhan. Ito ay napapaloob sa unang markahan. Handa na ba kayong matuto ngayong araw mga bata? Kung ganoon, magsisimula na tayo. Pagkatapos mong pag-aralan ang araling ito, inaasahang una na pananatili mo ang steady beat sa pagsasagawa ng iba't ibang kilos. Ikalawa, na isasagawa mo ang pagpapalakpak, paglakad, pagmarcha, pagtapik, pagsayaw ng balse at pagtugtog ng instrumentong panritmo na may steady beat ayon sa palakumpasang tatluhan. Bago tayo magpatuloy mga bata, inabas muna ang inyong mga panulat. Mayroon lamang ditong mga katanungan na nangangailangan ng tamang kasagutan. Susubukin natin kung mayroon na ba kayong kaalaman sa paksang ating tatalakayin. Panuto, basahin mabuti ang pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Mayroon lamang kayong 5 segundo para sagutin ang bawat katanungan. At kapag narinig ninyo ang tunog na ito, ibig sabihin ay tapos na ang oras na ibinigay sa inyo. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, paano malalapatan ng kilos ang hulwarang ritmo sa palakumpasang 3-4 time signature na may steady beat? A. Pagpalakpak. B. Pagtapik. C. Pagtugtog ng instrumentong pangmusika. D. Lahat ng nabanggit. Tapos na ang oras. Ano kaya ang sagot sa unang bilang? Kung ang inyong sagot ay letrang D, tama kayo. Para sa ikalawang tanong, anong sayaw ang angkop sa awiting may tatluhang palakumpasan? A. Balse. B.
makabagong sayaw, C, TikTok, D, tango. Tapos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama ba ang inyong sagot? Magaling! Para sa ating ikatlo at huling tanong, ang sumusunod na mga awitin ay nasa palakumpasang 3-4 time signature maliban sa isa. Alin sa mga ito? A. Bahay Kubo, B. Puerto Princesa Mabuhay, C. Lubi Lubi, D. Tiririt ng Maya. Tapos na ang oras. Ang tamang sagot ay letrang B. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Kung oo, magaling! Kung hindi naman, ay huwag kayong mag-alala. At alam ko naman na pagkatapos ng ating aralin ay matututuhan na ninyo at makakakuha na kayo ng mas mataas na marka. Handa na ba kayong tuklasin ang ganda at mayabong na kaalaman ng ating aralin patungkol sa pagsasagawa ng steady beat sa palakumpasang tatluhan? Alam mo ba na ang pantay na daloy ng pulso sa musika ay maaaring mabagal o mabilis? Ano kaya ang tawag sa ganitong uri ng musika? Pag-aralan ang sumusunod na rhythmic patterns. Ilang kumpas mayroon sa bawat sukat ng mga hulwarang panritmo na nasa ibaba? Tama! May tatlong kumpas ang bawat sukat. Nasa anong palakumpasan ito? Mahusay! Nasa palakumpasang tatluhan ito. Ngayon mga bata, isasagawa ko ang pagpalakpak, pagpadyak, pagtugtog gamit ang dalawang stick na may steady beat sa metrong tatluhan batay sa nakalahad na rhythmic pattern sa ibaba. Para sa pagpapalakpak ng kamay, para sa pagpadyak ng ating paa, para sa pagtugtog ng instrumentong pangmusika gamit ang dalawang stick, anong masasabi ninyo sa aking ginawa? Napanatili ko ba ang steady beat habang ginagawa ko ang iba't ibang kilos? Magagawa rin ba ninyo ang katulad ng ginawa ko? Magaling! Ang pagsayaw ng balse ay pinakamainam na kilos upang maipakita ang tatluhang kumpas. Ano ang balse? Ang balse ay mula sa salitang Espanyol na valse, na ang ibig sabihin ay waltz. Ito ay isang uri ng sayaw sa Pilipinas. Panuto, awitin ng lubi-lubi habang isinasagawa ang pagpapalakpak at pagpadyak na may steady beat. Noviembre, diciembre, lubi lubi.
Batay sa hulwan ang panritmo ng awit, ano ang masasabi mo sa daloy ng tunog o himig nito? Pantay ba ito? Naunawaan ba ninyo, mga bata, ang tinalakay natin ngayong araw? Magaling! Ako'y labis na natutuwa sa inyong pagkatuto, mga bata. Para sa unang pagsubok sa araling ito, batay sa awiting Lubi-Lubi at mga kilos na ginawa, sagutin ang mga tanong tungkol dito. Para sa unang tanong, ano ang ibig sabihin ng bilang tatlo sa palakumpasang 3-4 time signature? A. May tatlong kumpas sa bawat sukat. B. Tatlo lamang ang sukat na bumubuo dito. C. Tatlong uri lamang ng nota ang maaring gamitin. D. Tatlong sukat na may dalawang apatang nota o pahinga. Sa palagay nyo, mga bata, ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang A, tama kayo. Para sa ikalawang tanong, anong sayaw ang angkop sa awiting may tatluhang palakumpasan? A. Balse. B. Makabagong sayaw. C. Tiktok. D. Tango. Ang tamang sagot ay letrang A. Tama ba ang inyong sagot? Magaling! At para naman sa ikatlo at huling tanong, anong kilos ng katawan ang ginamit upang ipakita ang pulso at kumpas ng awit? A. Pagtalon at pagtakbo. B. Pagpadyak at pagpalakpak. C. Pagsayaw at pagkanta. D. Pag-impaw at pagpadyak. Kung ang sagot nyo ay letrang B, tama kayo. Tama bang lahat ang inyong sagot? Wow! Hindi ba't masayang pag-aralan ang steady beat ng musika? Magaling, mga bata! Para naman sa huling pagsubok, handa na bang makimusikahan ang mga grade 3? Mga bata, ngayon ay tutugtugin ninyo ang rhythmic patterns gamit ang mga instrumentong panritmo at ipalakpak ang steady beats nito. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang tanong, ang mga hulwarang panritmo ay may palakumpasang patlang. A. Apatan. B. Dalawahan. C. Isahan. D. Tatluhan. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang D, magaling! Para sa ikalawang tanong, makikita mula sa mga hulwarang panritmo na nasa itaas na ang daloy ng kumpas ay pantay. Ano ang tawag natin dito? A.
ostinato, B. pulso, C. ritmo, D. steady beats. Sa palagay nyo mga bata, ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang D, mahusay! Para sa ating ikatlo at huling tanong, anong kilos ng katawan ang iyong ginawa upang ipakita ang pulso ng awit? A. paglakad, B. pagmartsa, C. pagpalakpak, D. pagkending. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang C, tama kayo! Napakaganda ng inyong mga ginawa. Ako'y labis na natutuwa sa inyong kahusayan. Upang ibuod kung ano ang ating tinalakay, sagutin ang gawain ito. Panuto. Kuna ng bawat patlang. Piliin sa ibaba ang angkop na salitang bubuo sa pahayag. Narito ang mga salitang pagpipilian. Balse, dalawa, tatlo, steady beat. Para sa unang bilang, ang beat ay pulso na nadarama sa musika. Maaari itong mabagal o mabilis, subalit pantay ang daloy. Ito ay tinatawag na patlang. Ano kaya ang sagot dito? Kung ang sagot nyo ay steady beat, tama kayo! Para sa ikalawang bilang, ang palakumpasang tatluhan ay may kumpas na patlang sa isang sukat. Sa palagay nyo mga bata, ano kaya ang tamang sagot dito? Kung ang sagot nyo ay tatlo, tama kayo! Para sa ating ikatlo at huling bilang, ang pagsayaw ng patlang ang pinakamainam na kilos upang maipakita ang tatluhang kumpas. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay balse, tama kayo! Napakahusay! Nagpapakita lamang na kayo ay labis na natuto sa ating aralin sa musika ngayong araw. Upang wakasan ang ating aralin para sa araw na ito, kailangan ninyong sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang kailangan mong gawin. Para sa unang tanong, paano malalapatan ng kilos ang hulwarang ritmo sa palakumpasang 3-4 time signature na may steady beat? A. pagpalakpak, B. pagtapik, C. pagtugtog ng instrumentong pangmusika, D. lahat ng nabanggit. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang D, tama kayo! Para sa ikalawang bilang, ang sumusunod na mga awitin ay nasa palakumpasang 3-4 time signature maliban sa isa. Alin sa mga ito? A. Bahay Kubo, B. Puerto Princesa Mabuhay, C. Lubi Lubi, D. Tiririt ng Maya.
Sa palagay nyo, mga bata, ano kaya ang tamang sagot? Kung letter B ang inyong sagot, tama kayo. At para sa ating ikatlo at huling tanong, anong sayaw ang angkop sa awiting may tatluhang palakumpasan? A. Balse, B. Makabagong sayaw, C. Tiktok, D. Tango. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang sagot nyo ay letrang A, tama kayo. Nakuha ba ninyo ang lahat ng sagot? Mahusay, mga bata! Ako'y nagagalak sa ipinakita ninyong kausayan. Kamangha-mangha, mga bata, nagpakita kayo ng karunungan sa ating aralin ngayong araw. Patuloy na gawin ang mga aktibidad na may husay at kalinangan. Mula kay Teacher Rhea, na nagsasabing panatilihin hindi lamang ang taras ng isipan, kundi pasiglahin ang sarili at buong sangkatauhan sa pamamagitan ng musikantahan, musikasiyahan, at musik kahit saan. Paalam mga bata! Hanggang sa muli!